Hi everyone, it's me again. So, medyo matagal-tagal na din akong hindi gumawa ng video na ganito. Kasi sobrang busy ko nung mga the past few months. Tapos naglagaw sa baby ko. Parang ini-enjoy ko lang yung time namin. Tapos kung napapansin nyo yung mga videos ko, yung pag gumagala lang kami. So, yun na lang. Tapos, ang dami kong tinapos yung schooling ko. Finally, tapos na siya. So, yun, makagawa ulit ako ng mga video. So, sa video na to, ay i-update ko lang itong video na to. Kasi napapansin ko, sobrang marami pa rin yung nanonood. So, thank you. By the way, thank you sa 4K plus view, 4,800 views. Thank you. Tapos, yun nga mahina yung audio niya, tapos hindi pa ganun kaganda yung quality ng video niya. So, syempre, i-update ko. Kasi, luma kasi yung phone na gamit ko noon eh. Tapos ngayon, nakabili naman ako. Well, matagal na, pero phone pa rin yung gamit ko. So, yun, i-update ko lang. Hindi lang tips yung i-share ko. I-share ko din kung paano yung apply, kung saan nag-a-apply. Kasi marami pa rin ako nakikita sa Facebook na pag nagpo-post, yung isang tao, ang daming nagpo-comment na paano ba mag-apply, saan ba mag-a-apply. Tapos marami kong nababasa na anong agency ba ang yung legit, saan ba mag-a-apply, ganun. So, i-share ko na lang din dito kung saan, kung ano yung mga agency. Kasi sobrang daming agency sa Pinas na legit naman talaga. Tapos, hindi kayo walang bayad, ganun. Kasi diba, aware naman tayo sa ang dami ng scam. So, yun, i-share ko na lang din dito, okay? Yun, so, unahin ko muna yung mag-a-apply. Agency, wala ka naman interview. Wala ka pang agency, diba? So, yun, maghanap muna tayo ng agency. Paano ba maghanap? Paano ba maghanap sa internet? Kasi, yun yan, sa internet, sa PUEA. Alam naman natin ang PUEA, diba? So, doon makikita lahat ng mga legit na agency. So, paano ba mag-search? Paano ba mag-apply doon? So, ito, ipakita ko sa inyo. May computer ako dito, kung napapansin nyo. Tumitingin ako dito. So, ganito siya, guys. So, syempre dito, sa anong kahit nung gamit nyo, Google man or Safari, type nyo POEA jobs .ph. Tapos, enter. Tapos, ganito na siya, guys. Ganito yung lalabas niya. Ayan. Yan na yung itsura niya. Ayan, maraming jobs dito. Ito, yung home niya. Ito yung jobs. Mga jobs. Nakita nyo kung anong countries na gusto nyo. Tapos, categories na gusto nyo din. Tapos, agency. Alam ba, kung may alam na kayong agency, pwede nyo siyang i-type dito. Gusto nyo i-check kung legit ba talaga siya. Pwede nyo i-type dito. So, ayan. Nakikita dito yung mga jobs na hiring, na tapos ganyan. Mga jobs niyan. Tapos sabi natin agency. Doon tayo sa agency. Click natin yan. And then, ayan na siya. Mga agency na legit accredited talaga sa PUEA. Halimbawa, hanapin ko yung agency ko dati. Agency ko dati ay EDI Staff Builders. So, EDI, click mo lang yung E para madali. Click mo yung E. Ayan na siya, EDI. I-view natin, view more. Titignan natin kung ano yung hiring nila ngayon. So, ayan. Yan yung ano nila. Tapos dito, ayan o. Yan yung mga hiring nila kung anong gusto nyo. Yan, applicant system manager. Ang dami. Ayan. Tapos kung gusto nyo pang yung details, view more pa. So, ganun lang siya. Ganun din sa ibang agency. Tapos, para makapag send kayo dito ng resume, kung gusto niya dito, mag-register kayo dito, mag-login kayo kung wala pa kayong account, para dito na kayo mag-send ng resume. Tapos at saka hindi kayo mai-scam kasi talagang legit to. Tapos pag mag-send ka na ng resume,
mapupunta na yun sa agency na kung ano yung pinag-a-applyan mo. Tapos, ikukontak ka na lang nila kung may number yung nilagay doon sa resume mo or Gmail, ikukontak ka na nila doon. Ayan, so kung makikita nyo guys, ang daming agency, sabi POEA accredited agencies. So, ang dami talaga dito. Tapos kung anong country na gusto nyo, ayan yung mga job location, tapos yung kailangan ata nila ito. So, ang dami. Hindi nyo na kailangan pumunta pa sa ibang tao para magbayad, kasi ba yung iba nanginip ng bayad. So, walang bayad pag nag-a-apply. Dito lang, apply lang kayo ng apply. Habang nasa bahay, mag-a-apply kayo para, di ba yung pamasahe, tipid na sa pamasahe yun. Dito na kayo mag-a-apply online. Tapos, ma-receive naman nila yung resume nyo. So now, may agency na kayo. So halimbawa, nakapag-apply na kayo, may employer na kayo. Sabihin natin, Japan kasi, ano yung experience ko, yan lang yung i-share ko ha. Para sigurado ako. So halimbawa, nag-apply ko dito sa Japan. And then, may interview na kayo for employer's interview. Tapos, ano ba yung mga tips na, ano ba yung kailangan gawin para mapasa mo yung mga interview nila? Kasi pag trainee kasi, kung tutusin, pwede naman kahit hindi siya yung graduate talaga or kahit college level lang or two years graduate, pwede siya. Pag ibang profession naman yung apply mo, humbawa teacher, yun, kailangan talaga ng degree. Pero, so, ano ba, sabihin natin, trainee yung pinag-applyan nyo, tapos may employer na kayo. Ano yung gagawin natin para ano, para makapasa sa interview. Ayan, so, syempre, sa araw ng interview, ihanda nyo yung sarili nyo. Dapat, ano, good vibes lang kayo. Huwag kayong magpaano ng negativity. So, ihanda nyo yung sarili nyo para sa interview. Tapos, pumunta kayo sa agency on time. Kung anong schedule na interview, pumunta kayo on time. Mas maaga, mas maganda. So, pagdating na doon, kahit hindi, syempre, hindi ka pa marunong mag-Nihongo, Tagalog lang. So, okay lang yun kasi may translator naman sila, yung agency. So, itatranslate naman yun. Pero, pag marunong ka mag-Nihongo, mas maganda na rin yun. I don't know kung dagdag points ata. So, parang ganun. So, mas maganda yun kasi mas maintindihan ka talaga ng mismong employer. Tapos, so, pupunta na kayo doon, yung suot nyo, yung formal lang, wag yung palda, kung babae, sa mga babae, wag yung palda-palda. Okay lang kahit nakapantalon, tapos maayos yung top. Kasi gagawa yun ng ano, physical exam, halimbawa sa mga babae, push-ups. Yung push-ups lang din sa pang babae. Kasi titignan nila kung kaya mo ba talaga yung magiging trabaho mo doon. So, yun, ganun. Tapos, pagdating doon, maging kalmado lang kasi hindi ka naman yung aanin ng tanong na out of nowhere. Tatanungin ka naman talaga yung sa sarili mo, what sa yung gusto mo, sa trabaho, ganyan lang kung kaya mo ba. And then, may mga exam yun, prepare mo lang yung sarili mo. Simpleng mga exam lang siya. Halimbawa, siguro mga ilang items sa math, ilang items sa mga abstract na tag nun, o mga ganyan lang, simple lang. Pag nasa interview na kayo, halimbawa, paisa-isa kayo dun sa isang room. Siyempre, katok ka muna sa door, tapos bago ka pumasok, sabihin, umupo ka, ganyan, tapos umupo ka ng maayos, hindi yung ganyan, so umupo ng maayos, yung nasa interview talaga. And then, nagsasalita na kayo, yung boses mo dapat loud and clear. So, ibig sabihin ng loud and clear, hindi yung parang yung sumisigaw ka na, yung sakto lang na maririnig nila. Pag nagsasalita, yun, ang tingin sa mata, eye to eye contact, and then kung ano yung tanong, sagutin lang din siya ng simple. Kung nahihirapang mag-English, mag-Tagalog, kasi may translator na nga naman. So, ganun lang, simple yan lang din yung sagot. Ayan, so nagising yung baby ko. Nagising siya. So, saan ako? So, ayan, tapos ano, be honest ka sa mga sagot mo, sa sarili mo, and then, dapat ipakita mo yung ano, yung willingness mo na matuto ka sa culture nila, kasi malaga yun, matuto ka sa culture nila, yung language nila, and then, yun, especially sa work. At saka, syempre, ano, bago magsimula yung interview, mag-i-introduce ka ng sarili mo. So, mag-prepare ka na ng introduction mo, tapos wag yung sobrang haba. Yung simple lang, about ng sarili mo, wag mo nang sabihin yung, mo nang i-share pa yung sa mga kamag-anak mo. So, sa sarili mo lang, tapos simple lang, wag gabaan.
Pag sa mga tanong naman, mga pang ano naman, pang mga pang realidad naman, yung tanong sa sarili mo, ganyan, sa trabaho, kasi nga, abroad, malayo. So, baka itanong na, paano ba malalaban yun homesick, ganyan, o mag-prepare ka na niyan, sabihin na, just maglagi mag-communicate sa family, or, yan, video call, may mga ano naman ngayon, cellphone, so, ganyan. And then, ganito pa, parang bibigyan ka ng scenario na paano pag sisigawan ka ng boss mo, tapos yun, i-answer mo lang, mag-prepare ka na, tapos titignan lang naman nila kung paano may handle yung situation. Baka sumagot kang, eh de, sasagutin ko din, ganun, huwag ganun. Dapat sagutin mo lang siya ng maayos. Maayos din, kasi titignan lang naman nila yun, kung ano yung personality mo. Pag matapos yung training mo, bibigyan ka nilang SSW visa, depende na yun sa company or kumiay or organization na nag-handle dito pagdating sa Japan. So, kung ano ka, kung qualified ka na mabigyan ng visa na yun, bibigyan ka nila. So, yun yung bago ngayon na parang hindi naman kapalit sa training visa, parang ano lang, instead of extend yung training visa, after mo ng 3 years or 5 years, yun na lang yung ibibigay sa iyo, which is ano na siya, for 5 years na yung contract na, yung work duration niya. So, mas maganda na din yun. So, ganun lang yung mga sobrang basic lang ng ano ko noon, ang sinabi ko yung mga question, pero mag-search na din kayo kasi baka syempre nagbago na yung ano kasi nag-pandemic sila. So, yung experience ko is matagal na yun. So, mag-search din kayo at saka ano, simple lang naman sa Tagalog, maiintindihan mo naman talaga. So, ayan lang sa video ito. Sana ay may natutunan kayo kung ano pa yung gusto nyong itanong, comment nyo sa baba. And then, yan.